Magpapalit lang po kami ng bike kasi gusto niya testingin yung 3060 dito sa... Ang bigat! Ang bigat ng bike ni James! Hindi ko kaya to! Antika! Ang hirap pala pagbakal! Good day mga kabars! Andito na naman kami sa ruta na to. And it's my third time na to take this route. Sinamahan ko kasi si Arnel na first time pupunta dito. But this time, I will do science. Regarding sa conversation namin ni tatay, dun sa previous vlog ko kung napanood nyo, about to dun sa a good bike setup or lakas ng tuhod. For me kasi, bike upgrade or good bike setup is essential for better cycling performance. But I will be specific on a certain bike upgrade here. Yun lang sa last upgrade ko, ang drivetrain upgrade. Dati kasi naka 9 speed lang ako na drivetrain. But now, naka 10 speed na ako na 1x and 3060 by 1142 setup. Unlike before na naka 3x ako. At ngayon makikipagpalit ako ng bike kay James na naka-stock drivetrain para mapakita ko na bike upgrade is kailangan for better cycling performance lalo sa ganitong mga ruta. Magta-36 ako. Subukan ko. Pero ito. Kaya mo ng 36 na ako nga eh. Hindi mo tapos agad eh. 32. 32, 32. Palit tayo. Ha? Palit tayo. Sige, tara. Magpapalit lang po kami ng bike kasi gusto niya testingin yung 3060 dito sa... 36 na ba? No, 36 na. Ito, sasagad ko pa. Paano pagsagad nito? Hindi, alam mo. Dito? Hindi dyan. Dito. I-pass mo. Pagganto? Sasagad ko na. Wala, ayaw na magsagad eh. Ha? Ayaw. Hindi, ano mo ka. Sige, yan. Okay. Sige, isa pa. Kaya mo kaya? Testing. Palagi ko hindi ko kaya dito. Ang bigat na yung bike mo. Ang bigat pala na yung bike ni James. Kaya nga, hindi ko alam kung kaya karayanin ko eh. Palagi ko hindi ko kaya ang ahon to. Nag-experiment lang po kami dito eh. Ang bigat mo. Ang bigat! Ang bigat na yung bike ni James. Ano to? 32-32? Oo. Ang bigat! Pag nakaahon ka, balik ka. Hindi ko kaya to. Antika. Ang hirap pala pagbakal. Hirap! Gamit ang bike ko ay inahon ko ito ng tuloy-tuloy kahapon. Kasama ko sila Brother Purdy at si Rizal. At ngayon, tignan nyo guys kung ano mangyayari sa akin dahil sa bigat ng bike ni James. Mas madali, one bye! Dito pala sa part na to ay talagang parang hindi ko na siya maipadyak. Hindi ko alam kung naninibago ako sa bike na kahit nakatayo na ako, talagang hirap na hirap ako na padyakan yung bike ni James na to. Di kaya? Ang bigat na yung
Yung bike ni James. Ayaw mo si Arne. Sagad. Oh. Ang bigat pala ng bike ni James na to. Palis! Oh, di ba? Madali lang. Sabi sa'yo eh. Wala, di ko kaya nang nakados dito sa'yo. Kaya nga, naahon ko kahapon eh. Pero itong dos, ang bigat ng bike mo. Magkaan na nasa rin yun eh. Kaya bali, pagka naka one bike ka, bali wala sa'yo ito. Wala. Namutla. Namutla ka. Palay violet na yung ano, labi mo. So, bigat mo bike ko? Bigat! Pakala ka ng ano, ng diferensya ng ano, timbang. Sige. Sa akin nga, okay lang sa akin dos eh. Tsaka di ko kaya na ano, ng dos. 32T tsaka 32T na likod. Bigat eh. Kahit tayuan ko na, nakaano pa rin ako. Kilala kong kaliskis mo, oy. Alam, wala pala. 36. Di ba? Kaya sinasabi nila ang one by pangit. Maganda kayo one by, napakagaan. Ang dali ng pedali ng ano. Ang 36 eh. Nakailangan ko na dito kuya. Tulak din ako dito. Hindi ko taga lang kahit. Taas eh oh. Gano ko taas yan. Pag ito siguro sinukat mo yan, may 30 itong kanto na to. No? Diyan ka dadaan, mula doon pa pa ganun. Lambrate na kaya to. Tingin ko 30. Kaya sa vlog kasi, hindi totoo yun. Ako naniwalang 40 to. Mga to 30. Naniwala pa ako. Kaya ng 30. What the f***? Dahil Lago Vista, 27. Hindi kasi namin nakasama yung isa namin kasama eh. May pang-gradient eh. Andun na si kuya mo? Ha? Andun na. Andun na. Paglusan ko, andun siya eh. Yung bilis eh. No? Sagad. 1.36. Siguro kung tinuloy-tuloy ko maabutan ko eh. Eh, baka dito babalik ako. Oo nga eh. Dito. Lakan. Dito natin dito eh. Lakan yan. Nabigatan ka pala. Ha? Bigat? Bigat? Bigat na bigat ako. Tara ulit. Tara ulit na. Pag talagang first time, ganun talaga. Bigat. Hindi na ako sanay sa mabigat na bike. Ulit lang kami. Si 36 ako. Sabi kasi hindi naman ganun kabigat kanina ako eh. Oo, nasanay ka sa mabigat. Sa akin, hindi ko talaga siya may ano. Hindi ko maipadyak. Tigas. As you can see guys, naahon ko ng dire-diretso ang ahon using my bike at hindi ako nakasagad ng gearing sa cogs niya, naka 3060 lang ako na gamit pero nadiretso ko to ng ahon kasi magaang na siya dahil upgraded na nga yung drivetrain ko dito. Although kailangan talaga ng lakas ng tuhod pagdating sa mga ganitong ahon, eh para sa akin talagang napakahalaga na
mag-upgrade lalong-lalo na sa drivetrain para mas madali na gawin ang mga ahon, lalo sa matitinding ruta na gaya nito. This video naman guys is was taken yesterday dun sa ride namin nila Brother Birdie at Rizal. Dito din sa ruta sa Mabato na matinding ahon din. But this time is itetest ko yung drivetrain ko sa pacing at saka sa sprint na gagawin namin. Kasi pauwi na kami nito eh. Pagkababa namin sa Marcos is naghapit na ng ride to si Brother Birdie at Rizal. Kaya ngayon titesting namin, tignan nyo. Huwag na reklamo yung mga banger. Paat sila nang galing to sa loob? Pilipinas jersey kami. Si Rizal naman ay naka 3x din na stock 42, 32 at 28 na chainring width, 11.32 rin na cogs, kaya masasabi ko na mabilis to tsaka malakas tong si Rizal. Pero titestingin ko tong drivetrain upgrade ko, tignan nyo guys sa rim natin. Talaga sa 1x drivetrain upgrade ko kasi mas bumilis ako. Dito rin ay mag-testing din kami ng speed test ni James. Ito rin pauwi na kami galing dun sa ahon namin kanina sa Mabato. Ititesting namin ang sprint. Dito kami madalas mag-sprint ng mga kasama ko dati kapag nagra-ride kami ng rempal. At dito kay James, hindi ako nananalo talaga sa sprint. Pero ngayon titestingin ko after ng upgrade ko ng drivetrain. Tignan nyo guys. This time ay ako ang nagugay kahit naka 42T na chainring si James at ako ay naka 36T lang. Wow! Ang bigat! So, what do you think mga kabars? Dapat ba talaga mag-upgrade ng drivetrain? My answer is yes. It is essential for better cycling performance. Ayan, ride safe and God bless!